Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Espesyal nga ang araw na to dahil ang mga sisiw ay muling lalabas sa ating lalawigan. Nandito nga kami ngayon sa bayan ng San Rafael, dito sa lalawigan ng Bulacan. Ang sabi sa aming nakalap na impormasyon, hanapin lang namin ang barangay ng Pasong Inchik. Dito kasi sa probinsya ng Bulacan ay may usap-usapan na Thailand of the North. Meron daw kasing isang resort dito kung saan ma-experience natin ang bansang Thailand for as low as 5,000 pesos. Masayang-masaya nga ang mga sisiw dahil ito ang unang pagkakataon na makakapag-swimming kami sa Bulacan. Pagdating namin ay agad nang itinuro ng masisigasig na staff ang aming pansamantalang tutuluyan. At dahil sa layo nga ng aming pinanggalingan ay nagmerienda muna kami. Wala nga kaming dalang pagkain, buti na lang ay meron sila ditong restaurant. Grabe, napakaganda rito para kaming nasa ibang bansa. At upang mas masulit ang aming pagpapahinga ay nagvideokay muna kami. Tamang kanta lang habang nagre-relax. Dahil maya-maya lamang ay itutur namin kayo sa napakagandang resort na ito. Maligayang pagdating nga pala dito sa The Grass Resorts and Events Place. Itong Grass Resorts ay may apat na villa. At uunahin nga natin dyan ang kanilang pinakabago na tinawag nilang Don Lucas. Maluwang itong Don Lucas kung saan ay kasyang-kasya ang buong barkada at buong pamilya. Maganda nga ang mga kwarto dito na panigurado ay komportable ang mga guests. Dahil sa rami ng room at pwedeng tulugan ay kasya dito ang 25 katao. Pero kung dalawa lang kayo, don't worry dahil pwedeng-pwede yan dito sa Don Lucas. At habang nagpapatuloy nga kami sa pag-iikot ay talaga nga namang ramdam namin ang Thailand. Yan ay dahil na rin sa estruktura ng resort na ito. Sumunod nga naming pinuntahan ay ang kanilang pergola villa. Kasya nga dito ang hanggang 12 katao. Maganda, malinis at komportable din kayo makakapagpahinga sa kanilang mga room. Kompleto na nga rin dito sa pergola villa. May mga appliances na rin tulad ng ref, ng microwave. Meron na rin water dispenser at grill station. Malaya nyo na nga magagamit dyan ang open air pavilion at eto pa ang limited wifi sila dito. Sumunod naman naming pinuntahan ay ang kanilang tinatawag na reception. Ang reception niya ang pinakamalaking villa ng The Grass Resort dahil ito ay 2-story building. Kasya dito ang hanggang 40 katao. Kaya kung marami kayo ay pwedeng-pwede kayo dito sa reception. Kompleto na rin dito ng mga appliances tulad ng ref, ng microwave. Meron na rin water dispenser at grill station. Kung kukulangin nga kayo ng higaan ay meron sila ditong tinatawag na VIP lounge. Meron itong 2 kama na kasya ang 4 katao. Ang huli nga nilang villa ay ang tinatawag nilang gazebo. At dito nga kami tumuloy. Kasya nga dito ang hanggang 40 katao. Kompleto na rin sa gamit kaya wala na kayong poproblemahin. Matapos nga naming maikot ang 4 villa ay nagutom na kami. Wala nga kaming dalang mga iluluto. Buti na lang dito sa loob ng Grass Resort ay merong Thai Tune Cafe na kung saan iniyahain dito ang mga pangunahing Thailand foods. Kaya naman talagang naranasan namin ang Thailand dito sa kanilang cafe. Napakaganda nga ng cafe na ito, napaka-aesthetic. Kahit saan ka pumwesto ay talaga nga namang Instagramable. Hindi na mahihirapan ang mga guests na humanap ng masasarap na pagkain. Dahil dito mismo sa loob ng resort ay may ma-o-orderan na sila. Nagtatagal nga ang Thai Tune Cafe hanggang alas 9 ng gabi. At dahil masyado nga kami nai-inlove sa resort na ito, ay nag-ikot-ikot pa ang mga sisi. Marami nga dito mga estatwang Buddha na siyang pagkakakilala ng bansang Thailand. Hindi nga rin kayo maiinip dito sa Grass Resort dahil maraming pwedeng paglibangan. Katulad na nga lang nitong billiard. Meron nga rin basketball court kaya pwedeng-pwede kayong magpapawis. At kung naghahanap nga kayo ng events place na perfect sa inyong pagdiriwa, huwag na kayong lumayo dahil meron dito sa Grass Resort. Grabe, napakaganda talaga dito. Nga pala mga lods, ang kanilang 4 villa ay may kanya-kanyang swimming pool. Kaya naman, hindi na nagpatumpik-tumpik ang mga sisiw. Siyempre, i-experience namin yan, talbugan na. Sinisigurado ng Grass Resort na laging bago at malinis ang tubig ng kanilang mga pool. Dahil lahat ng kanilang customer ay itinuturing nilang espesyal. Ang mga pool nga nila dito ay may pang-adult at may pang-kids. Unlimited jacuzzi na rin para mas nakaka-relax. Ayan, at ganado nga magtampisaw ang mga sisiw. Nang magsawa na nga kami maglangoy-langoy ay in-enjoy na namin ang Grass Resort. Talaga nga namang sinulit namin ito. Sinulit namin ang pagkakataon para makapag-banding. Para makabuo ng alaala na kailanman ay hindi namin malilimutan. Nag-color game pa nga kami tapos yung matatalo ay siyang iinom. Malas pa naman ako sa ganito kaya palagi akong taya. Kinabukasan, kay sarap nga naman talagang gumising kapag The Grass Resort ang kapiling. Good
Good morning, San Rafael, Bulacan! Ang aming almusal ay hatid pa rin ng Thai Tune Cafe. Grabe, itsura pa lang, alam mong masarap na. Malaking bagay ang Thai Tune Cafe dahil hindi na kailangan magluto ng mga bisita. Masarap na, dekalidad pa ang lasa. Pagtapos kumain ay sinulit namin ang nalalabing oras dito sa San Rafael, Bulacan. Grabe, napakasaya dito sa Thailand of the North. Mga lods, kung nagandahan kayo dito sa The Grass Resort, nasa dulo ng videong ito ang buong listahan. Panigurado, hindi kayo magsisisi. Sulit ang ibibiyahin nyo patungo dito. Shoutout nga pala kay Travel Tayo PH na siyang dahilan kung bakit kami naparito. Totoo nga ang balita na makulay at masaya ang karanasan dito sa Bulacan. Ito po muli ang laban na at patuloy kayong isasama sa mga panibagong tuklas. Maraming maraming salamat sa pagsamang gasa muli. Paalam, ingat and God bless. Laban na!